Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, sa mga bago po sa ating YouTube channel, please allow me to introduce myself. I've been in Canada for almost 12 years. Nagsimula po ako dito sa Canada as a live-in caregiver. Tapos nag-aral po ako to become a healthcare aide hanggang sa naging licensed practical nurse and now working po as an emergency registered nurse. Sa mga luma po sa ating YouTube channel, maraming salamat po sa patuloy niyo pong panonood and pagsubaybay. Maraming salamat po. Hindi po ako makapaniwala na this is it, guys, no? We're at the end of 2020 and I can't believe in the whole of 2020 ang dami ko pong na-upload na videos. And dahil po sa inyo, dahil po sa patuloy niyong pagsubaybay sa ating YouTube channel. And this is it. And nasa end na po tayo ng 2020 and this is going to be my last vlog for 2020. And nakakatuwa lang isipin na sa dinami-dami na pinagdaanan ng Kegel TV, sa dinami-dami na pinagdaanan nating lahat, tayo po, lahat po ng manonood, I know this is not only for me, this is for everyone else kasi nga ang dami natin pinagdaanan, ano? And alam ko, anumang dagok ng hirap ng ating pinagdaanan, kaya nating lahat yan. And I'm wishing you well sa lahat ng nanonood. Lahat po, sana po lahat po kayo ay okay, in good health. And kung saan man kayo nanonood, sana po ay safe po kayong lahat. For today's video, guys, it's another sit-down video. It's been a while since nakapag-vlog ako dito sa ating sa aking basement, sa aking studio na maliit lang naman sa akin, na sinetup ko sa aking basement. Sabi ko, why not coconut na? Kasi since the start ng aking YouTube journey, sabi ko sa sarili ko, I really wanted a parang setup for my vlogging. And then parang dumating kasi sa point ng buhay ko na parang napanghihinaan ako minsan na mag-vlog. And sabi sa sarili ko, why not na gamitin natin itong studio ko na sinet up parang early this year. So ngayon, ang pag-uusapan natin is yung mga 8 8 memories, or paano ba ko sasabihin yun, na mga 8 stuff or 8 na mga tragedies, hindi naman tragedy, siguro mga 8 na mga unforgettable memories na mga naranasan ko ngayong 2020 na nagusto kong i-share sa inyong lahat. And part naman kayo ng mga journey na ito kasi nga lahat naman kayo is nanonood ng aking YouTube videos, and siguro naman sa inyo is napanood nyo na yung mga nangyari na sa aking buhay. So simulan natin sa number one, which is the pandemic. And alam naman nating lahat na tayo po ay affected ng COVID-19. And ako mismo, I work as a frontline healthcare worker. I work as an emergency nurse. And nakikita ko na ang hirap po ng mga buhay natin, lalo na po sa mga nawalan ng trabaho. And lalo na po sa Pilipinas, no, ang hirap dahil nakikita ko po sa Pilipinas na kulang yung mga supportang na ibibigay po sa mga nurses. Dito po sa Alberta, medyo nahihirapan po kami i-control ngayon yung mga cases dahil may mga nagpo-protesta, nalaban po sa mga anti-mask, and nawawalan na rin po kami ng parang self-esteem sa sarili kasi nga parang dati parang alam mo yun, parang tinitreat ka as heroes, pero ngayon parang binabash ka na ngayon kung bakit ganito, ganyan, parang hindi na pinaniniwalaan na yung COVID-19 is true. Pero ngayon, parang hindi ko na rin alam kung paano ba ang dapat isipin, kung ano pang dapat maramdaman, kasi parang na-burn out na rin kami ngayon, kami mga nurses sa ospital. Kasi nga yung mga cases is hindi na rin nakokontrol na masyado. And yun. And ako, naisip ko rin yung pamilya ko sa Pilipinas. Naisip ko rin yung pamilya ko dito. And alam kong burden yung pandemic ngayon dahil ang daming nawala ng trabaho. And ako, as I try as much as I could na makatulong sa ibang mga, sa kapwa ko, sa mga kamag-anak ko. And kapag ako nakakaluwang-luwang, and kapag may konting ipon or konting sahod na extra, is binibigay ko as nakakapag-share ko ng konti. So kayo, kung sama-sulo kayo ng mundo,
alam ko na mahirap ito para sa inyo kasi nga bago to ito sa atin itong COVID-19, di ba? So I hope na sana mawala na to this 2021 and nabalitaan nga natin sa news na merong bagong variant ng COVID-19 na mas malala, mas transmissible, pero hindi pa natin alam ngayon kung ano ba siya, most highly infected ba siya or mas nakamamatay, more deadly ba siya. But I'm really hoping na mas okay siya and niro-roll out na nga nila yung vaccine ngayon, di ba mga besis? So sana mas okay yung, di pa natin alam, di ba? Pero sana yung vaccine na mag-work is para both sa COVID-19 na kumakalat ngayon and yung para sa bagong variant ng COVID-19. But anyway, yun. Ang second na unforgettable experience ko for 2020 is yung first intubation ko. I've never intubated. First intubation, nakasama yung physician, yung registered respiratory therapist, and then yung is another registered nurse. As a bedside emergency nurse, hindi kami nag-intubate. Nag-a-assist kami for intubation, like giving medications, nag-push kami ng medications, ganun. Pero hindi kami ang mismo nag-intubate, kundi yung physician. So, ang dami ko natutunan ngayon 2020 kasi nanggaling ako ng inpatient cardiac and internal medication, internal medicine unit. So, sa internal medicine unit and cardiac unit, so mostly inpatient. Hindi kami nag-intubate, diba? So mostly talaga yung mga ganun mga bagay is sa emergency department. So naranasan ko na papasok ka ng airborne room with your N95, with your goggles, tapos meron pa siyang face shield, and then your full gear on PPE, and then ipapush mo yung proconium and then yung ketamine hanggang sa ma-sedate na yung pasyente, ma-paralyze na siya, and then yung respiratory therapist, i-assist ng doctor para ipasok yung intubation, as nang nag-assist ka lang, and then as a nurse, as a registered nurse, you have to make sure na merong IV, ikaw mag-draw ng blood. As in, parang ang sarap ng feeling, yung first intubation ko, nakakatuwa pa nun, kasi very, very, alam mo yung parang napakasick ng pasyente, pero kasi alam ko na kung yung body nurse ko noon na nasa loob din ng room at saka yung doctor is palagay ako ng loob na magiging successful yung intubation. Saan siya nag-isa yung araw? Lalapit lang ako. Hindi ko alam na ganito pala yung araw noon. Na parang napaka-successful ng intubation kahit na nung parang 15 or siguro less than 10 minutes na hindi gumagana yung ventilator noon. So, ano nangyayari? Habang nagdi-desat yung pasyente nga, tapos naka-high flow, tapos na binabag namin yung pasyente kasi nga habang yung respiratory therapist is inaayos yung ventilator. Tapos ang nangyari pa noon, from 200 yung systolic blood pressure ng pasyente, nag-drop siya ng mga 70 yung systolic blood pressure niya. So hindi namin alam, so nagpo-push ako ng epinephrine. Tapos hindi na gumana yung epinephrine, nag-push. Tapos nag-drip kami ng norepi. Tapos hindi pa rin gumagana yung norepi. Tapos biglang tumasa naman yung blood pressure. So, sabi namin, hindi na namin lang gagawin. Tapos ganyan. So, parang nakakatuwang experience lang nun. Pero, ayun, nakaka-Haggarden versus talaga. Parang after nung code na yun, nung resuscitation na yun, nung intubation na yun, parang gusto mong maligo after nung shift na yun. Kasi nga, after nun, kailangan bumalik ka sa sarili mong pad. Kasi nga, consider ka as a code nurse, float nurse, kailangan mong i-cover pa yung sarili mong pad. Meaning, i-cover mo pa yung mga nurses na kailangan mag-break sa pad mo. So, Haggarden versus, pero ang dami ko natutunan sa mga oras din yun. Diba? Parang nakakatuwa lang. Pero if ayun nga, parang may emergency experience, kung papipiliin ako, kung papabalikin ako sa inpatient unit, parang I think hindi ko kaya sagutin tong tanong na to ngayon, kasi hindi ko alam kung kaya ko, pero minahal ko na yung emergency kasi dati parang nahirap ako mag-adjust sa emergency dahil nga napaka toxic, best. Pero ngayon parang love ko na siya kasi nga parang
fast-paced. Ang dami ko natututunan. And yun. Third is, we got Emma. Lagay ko yung picture niya dito sa gilid. Ayan. Emma is a Westie. So aside from Giggle, ito si Giggle, guys. So ito si Giggle. Giggle is a Pomeranian poodle. And then si Kimor, lagay ko dito yung picture ni Kimor. Si Kimor, si Giggle, tsaka si Emma. So tatlo na sila. So ayun. So ayan, tatlo na anak namin ni Brian. So tatlo na ang apo ni Mommy at Daddy ngayon. So ang gulo-gulo ng bahay. Si Emma is parang 6 months pa lang yata. Ang kulit ni Emma, bes. Ang lahat itong bahay na tong binili ko 3 years ago. Medyo bago-bago pa siya, pero lahat ng rubber namin, rubber stopper para sa mga door, lahat ngat-ngat. Lahat ng kahoy dito ngat-ngat. Lahat ng yung carpet kasi to eh, halos lahat ng carpet namin, lahat ngat-ngat, mga beshi. Basta lahat ngat-ngat, lahat sira-sira, pati nga yung blinds sa harap ng living room namin, may mga ngat-ngat. Sabi ko sa sarili ko, it's only bagay lang naman yung napapalitan. Pero alam mo yung love mo talaga sa aso, kasi considered na anak mo siya, okay lang yun kahit may ngat-ngat. Kasi nga, napapalitan yun, di ba? Pero yung love mo, kasi considered na anak mo na yung aso mo, it's okay. So ayun. So maglilobat to, i-continue na. Papalitan pa lang itong battery, pero ayun, i-continue natin yung number 4, mga beshi. Dali na. Ha? Palitan natin yung battery, anak, kasi naglilobat na siya. Ang bangay ng gininga. Okay, yung pang-fourth natin na most unforgettable moment or experience ngayon 2020 is yung na-hospital si Brian. I had to call 911 para mapadala si Brian sa... Sandali lang. Ay! Mapadala si Brian sa ER. Ano ko yung ano? Kakaloka. Ang anong nangyari kasi, ganyan ko lang beshi kasi yung araw nakakaloka. Baka ko ng Tiny Lord sa araw, baka sumunod tayo sa ER, mga beshi. Anyway, so anong nangyari nun, gumising ako ng 9:30, nasa floor si Brian. He's covered in sweat, he's very pale, he had 2 syncopal episode, and then he ceased when he was in bed. Parang gano'n, na-transfer ko siya sa bed. Sabi ko, I cannot drive him to emerge kasi nga, if he sees or kapag hinamatay siya while nasa passenger seat siya, hindi ko kakayanin. So, I had to call 911 and then they did a 12 lead and then 15 lead ECG and nakita nga doon na may parang T-wave elevation or T-wave abnormality and then first degree AV block and then sinus arrhythmia. And then yung kitty niya is prolonged. And ano pa ba? Yun yung sinus bradycardia pa siya, bradycardic, and then yung heart rate niya is between 35 to 45, which is not so him. And so they were actually yung mga paramedics kilala ko, and they were not entirely sure whether to send him sa Foothills Medical Hospital, which is far away from my house, or sa Southwood Campus, which kung saan ako nagwo-work. Kasi nga they're not entirely sure kung STEMI ba, and STEMI o gano'n-ganya, kung kailangan ba ng cardiac consultation. Kasi nga, kapag kailangan ng cardiac consultation, kailangan siya sa Foothills. Kasi nga, yung Southwood Campus, di kami masyadong sure of a club doon. But anyway, nirush siya sa Southwood Campus kasi kung saan ako nag-work as an ER nurse. And okay naman, chinek yung blood sugar niya, mababa yung blood sugar niya, binigyan siya ng dextrose IV. And ayun, na-discharge siya the same day, pero I think from 9, kasi na-admit siya doon sa emerge ng 11 in the morning, na-discharge siya bandang mga gabi na, mga 9 p.m. na. Tapos, pagka-discharge niya, the next day, napansin ko sa kanya, Han, how come your hand is very swollen dito? Dito hanggang dito. Ito, pakita ko sa inyo yung picture. Ayan, tapos 2 days after noon, dinala ko na naman siya sa hospital for cellulitis. So ngayon, naka-IV antibiotic siya. So parang dire-diretso yung problema, mga bes. So hindi namin alam kung ano nangyayari ngayon. So naka-IV antibiotic siya for possible cellulitis nga.
and infectious disease doctors already following him. So sana maging okay lahat ng mga best. So sa mga nagtatanong kung bakit napaka-busy ko ngayong holidays, kasi nga nagwo-work ako, at the same time I had to call in sick or I had to use my personal day kasi nga I had to take care of him. And hindi ko kayo nabati ngayong holiday na napakalit na sa Kidul TV page kasi nga sobrang dami kong inaasikaso. And sobrang daming kong problema ng mga araw na yun na parang hindi ko naman, alam mo yun guys, na hindi mo naman mailabas na maayos kasi nga, alam mo yun, parang kimbaloy, na parang hindi mo na alam kung anong unahin sa mga problema mo. Pero okay na lahat. I shouldn't say okay na lahat. Ang iniisip ko na lang lagi is magiging okay lahat. And pinapa-Diyos ko na lahat na maging okay. And ayun. Anyway, ang pang-fifth natin is yung struggle with YouTube. I've been on YouTube for a couple of years. What's that? Sabi ni Gio. I've been on YouTube for a couple of years. Ayun, wala nang araw masyado. Naharangan na. Ganyan tayo. Lalakapin lang muna ako kasi medyo madugo tong next natin. And sa totoo lang mga best, nagdadalawang isip ako, sasabihin ko pa sa sarili ko na papatuloy ko pa tong YouTube or hindi. Kasi nga parang hindi ko alam kung masaya ako pag gumagawa ng videos. Masaya ako dahil alam mo yun, nasi-share ko yung mga experiences ko sa inyo. And alam mo yun, pero hindi ko alam, minsan sa sarili ko, hindi ko alam kung worth it pa ba yung pag-YouTube. And alam mo yun, minsan naisip, parang hindi ko talaga alam. Kasi if, parang ang dami ng YouTubers ngayon, di ba? Parang lahat ng artista nag-YouTube na, and halos lahat ng tao nag-YouTube na mga pes. Lahat ngayon, halos, Even small YouTubers, may mga kanya-kanya silang tactic, yung mga sub for sub, and then yung mga, may sarili-sarili silang mga Facebook group. Ako wala. And I try to gain my own subscribers and viewers organic in my own way. And I try as much as I could to upload videos na original in content. Pero ang hirap lang, parang alam mo yung struggle ng YouTuber. Parang menstrual period lang. And yun lang, minsan nakakapanghinaan lang ng loob kasi minsan mawawalan ka na ng content na gusto mong i-upload. Pero minsan wala lang din, pero kembelor lang. Minsan kiniisip ko yung sarili ko na minsan yung mga nagme-message sa akin, yung mga nagko-comment na lagi nagko-comment dyan, na patuloy na nagsasabi na go lang Kuya Ryan. And watching here, okay, mga first comment, ganyan-ganyan. And yun yung nakakataba ng puso sa akin na, uy, may nanonood. And maraming salamat. And ayun na nga, magta-10K na tayo mga besi, no? And maraming salamat. In 2 years, magta-10K na besh. Diyos ko, besh. Wala lang, nakaka-proud. Pero, yun nga. Siguro parang, ano pa tawag dito? Parang, yung parang middle age problem, mga ganun. Yung mga ganito-ganong problema kong pinagdadaanan niya sa YouTube. Anyway, number 6 is major sponsors. So, nakakuha tayo ng sponsors from TNT. Kung di nyo para napapanood, lalagay ko yung link sa may description down below. So, yung TNT na yan, supermarket. TNT supermarket is actually the largest supermarket, Asian supermarket chain dito sa may Canada. And then, yung Remitbee, which is the online money transfer. And kapag hindi nyo pa na-try Remitbee, make sure you guys try it. Lalo na sa mga OFW. Guys, itry nyo Remitbee. Actually, I never heard of Remitbee before. And then, I tried their service. They will text you or email you parang kung anong nangyayari sa pera mo. Verified, kung napadala na, kung it was received na. As in, talagang napakagaling nila. And then also, napakababa ng service fee. Kung sa iba ay $7.99, sa kanila is $4 lang, $4.99. And napakataas ng palitan. So wala akong masasabi sa inyo. And you can use my promo code KIGIL or lalagay or KGILTV. So either or. Parang pareho mo siya magagamit if you're going to use it
if you're going to use, if you're going to send money for the first time. And then, yun nga, nakatuwa lang kasi nga, hello, small YouTuber, Kegel TV, nakakuha ng mga sponsors, nakakatuwa lang. And then, number 7 is, I didn't feel Christmas at all. I didn't feel the holidays, mga best. Parang, siguro ganito lang talaga, no? Kasi nag-work tayo ng may kabonggahan. Parang hindi ko na-feel yung holidays. Kasi nga, parang, ang daming pasyente sa ER. Ang influx ng pasyente sa ER, ang dami. Nag-close kami ng pediatric pod just to accommodate adults, patient. Adult, patient. So, di ba? Parang mga ganun mga pasyente. Ayun. Parang nag-duty nga ako ng couple of nights ago. Ito nga, mag-duty na naman ako, mga best, no? Nakakaloka. Pero, huwag tayo magreklamo, mga best. Kasi nga, at least tayo may work. Yung iba nga yung may walang work, no? Kaya may mga walang work dyan, hayaan nyo. Guys, ngayon 2020, ka-claim natin magkaka-work kayo. And, yun. Claim natin yan. 2021, goodbye, Corona. Magkaka-work tayong lahat. Anyway, and 8th and last, unforgettable experience is my mom and dad had their got approved for their permanent residence. They're now with me. They're now living with me. Yeah, they got their visas. Nakakatuwa lang kasi they've been here with me since 2016. Nag first time nila mag visitors visa, tapos umuwi sila, bumalik sila ng 2018 to visit me again, and then nagdiradiretso na yon, and nakatuwa lang na they're here na permanently, and sana makauwi kami ng Pilipinas kapag tapos na tong pandemic, di ba, giggle ayun, happy na giggle yun ayun, so ayun, kompleto na except for my sister, sana nandito din sila tsaka yung mga my nieces and my nephew. So, iba pa rin talaga pag iba yung nandito yung penance mo, diba? So, I sworn, ganun, na protect them and guide them and serve them. So, alagaan ko sila, take care of them and habang nandito sila. So, yun guys, those are my 8 unforgettable experience, mga memorable experience, moments. Ngayon 2020, kayo, ano ang mga unforgettable or memorable experience mo ngayon 2020? Share niyo mga besh ngayon sa comment section below. Gusto kong malaman, ano ba ang inyong most, ang inyong top, ganun, top bottom, ganun besh, hindi green ang mga utak nyo. Anyway, bye for now, looking forward for 2021, bye!